So pag mag-add kayo na ito, guys, kailangan warm na yung ano ah, yung engine nyo. Alright. Oops. Oh, di ba? Nasa low. Tingnan niyo inalabas. Malinis. Fully synthetic. Sarap niyan. So ayan guys, na-miss nyo ba si Frankie? As you may all know, no, kasi 'di ba, nag-upload ako ng mga moto vlog sa trip ni Jepoy. Inactive na kasi ngayon 'yun. So dito na ako nag-upload ng mga pangsasakyan, tsaka pang motor. Ayan. So mga hobbies ko dito ko na rin i-upload, guys. Dito sa ating YouTube channel na Jepoy Tuason. So medyo napatigil to si Frankie, no. Medyo hindi ko na nagagamit simula nung dumating si Mary, yung Hilux natin. Pero mini-maintenance ko naman siya, guys. So, eto. Teka lang. So, ito, guys. So, kamakailan lang is pina-maintenance ko siya, eh. Bago na yung ano niyan, yung clutch lining. Okay, eto. Eto yung lumang clutch lining. Makapal pa naman, pero pinapalitan ko na para okay na rin, no. Tapos yung fuel filter niya, pinapalitan ko na din. Yung coolant is pina-drain ko na din. Kaya may coolant tayo dito. Pang-refill na lang to kapag nabawasan. And then, syempre, automatic na change oil na yun kasi, ano eh, binuksan yung, ano, makina. And then, ito, pinalitan ko na to. Ako na yung nagpalit na itong caliper. Buong caliper, bumili na ako niyan, guys. Tsaka ito, itong rotor disc. Kasi, nasira, dati to, kinain eh. Kinain yan, kinain. So, lumubog na yan. Tapos, dati kasi, nung bago-bago pa lang akong nagkakalikot, di ginalaw ko yung, ano, caliper. So, parang na-damage ko yung piston. Kaya medyo pumangit na yung play. Pero matagal ko naman ding nagamit pa rin yung pinagtiyagaan ko yun. Hanggang sa yun, di na kinaya. Bago-bago ko lang napalitan yan. Tapos ang dami na rin napalitan dito. Ito, pangalawang palit na ng gulong. So, yung unang palit is yung Dunlop. And then ngayon, ito. Bago na ulit to. Aspira Premio. Parehas yan, pati likod. Aspira Premio. Ganda. Okay din siya, guys. Ganda rin. Tsaka harness wire, bago na rin. Yung stator, bago na rin. Dati pa yon after namin magbagyo. So, di ba, nasiraan kami doon dati. So, ayun, after noon, nasira nga yung ano. May nasira sa ano eh. Yung sa ignition. So, kailangan palitan buong harness wire. Tapos, pati stator na damay. So, bago na rin yan. Bago na yung battery. Kakablid ko lang rin ulit nung ano, nung brake fluid. So, okay na ulit. Then, ito, yung reservoir. Papalitan ko na siya kasi may crack na to. Basta parang pumangit na. So yan, meron na akong pamalit. Pero mas malaki kasi siya. Tignan nyo. Ayun o, mas malaki kasi siya eh. Pero I think kakasya naman siya. Oh, kasya naman siya. Pero kasi ano ba kasing gagawin natin, no? Tayo kasi guys ay mag-change oil. Susubukan ko itong Zeek M9. Alright, wala lang. Gusto ko lang kasi nagsusubok ng iba. Ang dami ko na nasubukan. Shell, Castrol, Amsoil, Pertua, Honda. So far, pinakagusto ko dun sa lahat ng mga nabanggit ko is Castrol, tsaka Amsoil. Pero ngayon, subukan natin to. Pero ngayon, may twist. Kasi matanda na kasi to si Frankie. 60,000 na siya. Medyo bata-bata pa naman. Ano to? Almost 5 years na to sa akin ngayon. 4. 4 to 5 yam, ganyan. O, gagamit tayo nito, engine flush ng Liqui Moly. Di ba, pina-warm up na natin siya. So, ngayon, bago tayo mag-change oil, ilalagay muna natin to sa kanya. So, i-add lang natin to sa oil niya. Pakita ko pala muna sa inyo. Ayan, o. 61,580. So, para saan ba yung engine flush, no? So, gagamitin natin siya para malinis yung loob ng ating makina, yung mga sludge. Yung mga namuo, yung mga ganyan. Basta yung mga dumi sa loob, lilinisin niya. So, ayan. Kung mababasa nyo. Ayan. Removes harmful deposits and residues from engine. Flushes out and cleans the engine from the inside. Thus, ensuring optimum engine performance and increasing the service life of the engine. So, teka. Ang pangit naman pag dito nyo babasahin. Bili na lang kayo nito, guys. Nandito yung link sa description box below. Tsaka itong Zeek. Ilalagay ko dyan sa description box below, okay? Itong 80 ml na to is pwede siya sa
0.8 to 2 liters ng motor oil. So kung yung motor nyo ay, halimbawa, Mio 800 ml lang, so pasok siya itong isang buo. So kung mga, di ko lang kung 400cc, kung ilang liters yun eh. Basta ganun, ito kasing sa akin, ito kasing si Frankie, ano to eh, 1.1 to 1.2 liters ang nilalagay ko kapag ka nag-change oil. So pasok ito, 80 ml, isa lang. So kung big bike kayo, 1000cc, eh malamang baka ilang ganito. Alright, so buksan na natin to. Ayan. So after nyan, hugutin nyo lang to, pero buksan muna natin to. Linisin lang muna natin, baka may mga pumasok eh. Alright. Oh, ito yung funnel natin. Okay. Actually, bagong change oil lang to, no? Pero kasi syempre, gusto ko gumamit ng ano oil na to. And gusto kong masubukan to. Kaya mag-change oil ulit tayo. Okay, so ayan. And then, i-add lang natin siya sa... Oops! So, pag mag-add kayo na ito, guys, kailangan warm na yung, ano, ah, yung engine nyo. Alright. Every drop counts. Tapo natin sa maayos na tapunan. And then, i-on yung makina. I-leave natin siya na... I-leave natin siya ng 10 minutes. Ganyan lang. Huwag niyong bobombahin. Okay? Idle lang. 10 minutes. 352, 402. Okay? 402. Tapos na yan. Alright, guys. 402. Patayin na natin yung makina. Maya-maya na natin i-drain kasi sobrang init pa niyan. Mamapaso. Okay. Subukan na natin. Linisin muna natin tong drain plug. Medyo mainit pa rin eh. Pero pwede na siguro yan. Pakaliwa. Right. All right. Huwag niyo masyadong pipilitin, guys, pagka medyo halimbawa ano ah. Nahirapan kayo tanggalin. Dapat pitik lang 'yon, pitik lang. Oops. Oh, 'di ba? Nasa loob. Malinis pa, guys, oh. Malinis pa. Tingnan niyo 'yung nalabas. Malinis. Bago kasi yung oil niyan eh, kaka-change oil lang. Tapos, yun nga, diba, sinubukan natin to. Pero malinis pa siya. Maganda yung kulay na lumabas. So, wala naman ako nakita ng lumaglag ng mga sludge. Siguro malinis pa kasi talaga yung loob. At 60,000 plus na odometer, malinis pa yung loob niya, guys. Basta alagaan nyo lang sa change oil, okay pa siya. So, kahit hindi pa siguro kayo gumamit na ito, pagka mga 60,000 pa, basta alagaan nyo sa change oil. Kasi yung linis po. Pero at least, mura lang naman ito eh. Okay lang naman, gumamit kayo niya. At least, nalilinis nyo yung loob talaga. So, after ng mga 10 minutes, guys, babalik na natin tong drain plug. Hindi ko napapalitan ng bagong ano ah, washer kasi, di ba nga, kaka-change oil lang na ito. So, bago pa talaga to. Hindi pa na pipipit-pit-pit yan. So, okay na yan, guys. Pero mas maganda siguro kung i-overnight nyo. Pero ako, hindi na. Okay na to. Uy, may tumulo. 5 minutes pa ulit, may tumulo eh. And then, pag ihigpitan nyo, guys, hand tight nyo muna. Okay, so, pag hindi nyo na magalaw ng daliri nyo, tsaka gumamit ng yabe, ganun lang. Bak, pagka mahigpit na, konti na lang yan. Parang half turn na lang yan. Okay na yun. Hindi nyo kailangan talaga sobrang bilan yan. Baka ma-lost thread nyo pa. Matetesting na natin to. Oh yeah. Kinalog. Oh. Let's go. Uy, ang sarap. Polysynthetic. Sarap niyan. Napakamura lang na ito, guys. 300 something lang to. 350. 380. Parang ganun lang. Basta nandyan yung link sa description box below. Saan nyo mabibili. Tapos, magbubukas pa tayo ng isa kasi kailangan pa natin ng 100 ml. So, ang maganda dito, meron siyang, ano dito eh, gauge. Tanchometer.
So, subukan muna natin. And then, pag tinesting nyo, sa mga dipstick nyo, guys, meron naman kasi yung ano, hindi kayo lalagpas dito sa minimum tsaka sa maximum. Ito yung maximum, ito yung minimum. Subukan na natin yan. Now, wag nyo i-screw. I-diin nyo, i-alapat nyo lang. So, sakto lang siya. Hindi siya lumagpas doon sa ano, sa dito sa pinakataas. And then, balik na natin tong dipstick. Ito, hand tight lang to, guys. Hindi nyo kailangan ng long nose dito. Hindi na nyo lang gamit ng daliri. Okay yan. Then, subukan na natin. So, kapag nag-change oil ako, mas gusto ko pinapadyakan. Tang! One click! Nice! Nice! Yan. So, didispose ngayon natin ito. Yung lumang oil. Lalagay natin dito. Tsaka ko na kayo siguro sasabihan kung maganda ba yung quality ng pakiramdam natin. Yung kung smooth yung pag-shift. Kung okay yung power. What else? Kung hindi ba sobrang init ng ano, makina. So, nga pala. Huwag nyong kakalimutan. Pag nag-change oil kayo, huwag nyong kakalimutan na mag... Ayan, ito. Mag-reset ng trip A or trip B. So, itong trip A ang i-reset ko. Alang. Re-reset natin yung trip A. Yan, 0-0. Para alam natin kung kailangan na ba natin ulit mag-change oil. So, kapag fully synthetic, guys, around 3,000 to 5,000 kilometers. Kaya napakaganda ng fully synthetic. Mas sulit yung binayad nyo. Kaysa mineral oil na 1,000 kilometers lang, palit na ulit kayo. Fully synthetic, 3,000 to 5,000. Doon pa lang kayo mag-change oil niyan. So, ayun guys. See you again sa next vlog.